update sa kaso ni Jovelyn Galieno. Magkakaroon ng investigasyon at meeting ang PNP at NBI. Importante ito para malaman kung magtutugma nga ba ang lahat. Ayon sa PNP at NBI, inaasahan magkakaroon ng pagpupulong kaugnay sa resulta ng DNA sa bungo at kalansay ni Jovelyn Galieno. Ito ang isa sa mga dapat natin abangan dahil nararamdaman ko na lalapit na ang hustisya. Malalaman na natin kung sino nga ba talaga ang may kasalanan sa pagkawala ni Jovelyn Galieno. Inaasahan magkakaroon ng conference o pagpupulong ang mga tauhan ng NBI at PNP kaugnay sa pinaplanong hiwalay na DNA examination sa bungo at kalansay na natagpuan sa barangay Santa Lourdes. Matatandaan na nagsagawa na rin ngayon ng investigasyon ng NBI kasunod na rin ni hiling ng pamilya Galiano at ni Senator Rafi Tulfo. Sa unang panayam ng Radyo Bandera kay NBI Palawan Special Investigator Cedric Caabay, sinabi nito sakaling magpositibong si Jovelyn Galieno ang kalansay ay magkakaroon ng evaluation ang pangungunahan ng mga eksperto mula sa NBI National. Depende rin umano sa magiging pagpupulong kung magsasagawa pa ng mga ito ng kanilang sariling DNA examination. Samantala, nakatutok na rin ngayon ang NBI sa salaysay ng suspect na si Leobert at Dasmariñas kung saan nakikita umano ng mga ito na ang ilan pahayag ng suspect ay tumutugma sa ebidensya hawak ng mga otoridad. Kaya ito nga ang ating mga aabangan sa mga susunod na araw. Ang pinaka-importante dito ay sana naman magkaroon din talaga ng DNA examination ang kampo ni Rabi Tulpo, ang ating senador. Dito natin malalaman kung talaga nga ba si Jovelyn ang kalansay. Sa mga susunod na mga balita, PJTV, eto ang video. Ano po yung gusto ko pinakita sa inyo? Why are you not sleeping? Why are you not in the Mayroon na po sa resulta. Ano po ang resulta?
Base sa resulta, may sinagawang DNA examination ng PNP Forensic Group sa DNA samples mula sa natagpo ang kalansay at glucose swab ng ina ni Javeline. Okay. Lumalabas na 99.99% na sigma ang resulta. Okay, 99.9% yung pong resulta na si Javeline po ito. 99.99%. Maliit lang yung porsyento na wala. Opo, 99.99% yung pong resulta positive na ito pong bungo. Ano pong mga parte yung pong sinuri? Ano po yun, sir? Oo, ano pong mga parte yung bungo at ano pa po? Hindi ko po yun nakita. Ito po yung forensic unit po natin ang kumuha po ng mga samples. Kasi sa crime scene po, nung makuha po nila, kumuha na po sila ng samples kasi lahat po ng skeletal remains ay nahawak po ang forensic unit po natin. Okay, sige po. So yan na po ang resulta. Positive, 99.99%. Ano po ang kasunod na gagawin ng PNP? Isusakpan na po natin ang sample laban sa dalawang suspect. Okay, at ang dalawang suspect na po ito ay si Leobert Dasmariñas at si Jovert Valdestamon. Opo. Kahit na po itong si Jovert ay tatanggit, sinasabi na siya ay hindi kasama doon po sa pagpatay at panggagahasa. Suspect pa rin po siya. Opo, karapatan po niya na tumanggi sa mga kung ano mga reklamo laban sa kanya. Ano pong comment daw below kung ano ang inyong pahayag o mga komento dito sa mga nangyayari tungkol sa kaso ni Javeline Galieno. Importante rin malaman ng mga taong bayan ang pulso ng mga netizen. Kaya comment down below, huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, and share para mas lalo tayong dumami na makaalam kung ano nga ba ang nangyari kay Javeline Galieno. Maraming salamat sa suporta sa aking YouTube channel. Sa mga susunod na update ulit, paalam.